huwag sambahin ang mga kandidato kasi sila ay tumatakbo para paglingkuran tayo. Tandaan natin na ang kapangyarihan ay nasa atin, wala sa kanila. Ako si Rambo Talabong, kino-cover ko si Senator Panfilo Lacson. Yung formal covering sa politics, even before he declared his presidential bid, kino-cover na namin siya kasi meron na rin ugong natatakbo siya bilang president. Kaya mga ano to, July? Even before July 2021, sinusundan ko na siya. Organize yung kanyang campaign team at saka siya mismo bilang kandidato. Pwede siyang itabi ng mga reporter at game siyang makipag-usap sa mga reporter at hindi agad-agad pinuputol yung mga katanungan. Kung meron mang ambush interview at saka kung merong press conference, game lagi siya. Nasasagot lahat ng mga tanong, kaya welcoming. Mga statements din, organized, photos, videos, access is not a problem for Senator Panfilo Lacson. Napakahalaga na maayos na pakitungo ng mga kandidato sa reporter kasi ang mga reporter ang tulay ng kandidato sa mga tao. Kung kakausapin lamang ng kandidato ay, for example, mga influencers, mga fans, hindi totoo ang lahat ng sinasabi ng kandidato. Kaya mahalaga na mayroon pa rin bahagi ng kanilang messaging na mahalagang makakausap pa rin ng kandidato mga reporters para tingnan kung tama, kung totoo, kung tapat ba ang sinasabi ng kandidato, kung karapat-dapat ba ang kandidato na manalo ngayong eleksyon. Kung iisipin ko kung ano yung pinaka-striking sa campaigns ni Senator Lacson, actually wala ako naiisip masyado kasi paulit-ulit yung kanyang ginagawa na mayroong konsultasyon sa mga tao. Siguro yun yung angat para sa kanyang kampanya. Palagi siya nakikipag-usap, walang malakihang rally na umaabot sa hundreds of thousands ang kanyang naiipon. At sa tingin ko yun tumatak din sa akin kasi alam niya talaga yung mga batas na naipasa. At ang lagi niyang sinasabi, ito ngayon kanya talagang campaign promise na i-implement ko na talaga kung ano yung aking sinasabi ngayon sa inyo. Senior citizens, internet, para sa agrikulturang mga batas, alam niya yan. Ang kwentong gustong iparating ni Senator Panfilo Lacson ay napakatagal na niya sa gobyerno. Sinasabi niya na lampas 40 years na siyang naninilbihan simula sa pagiging policeman, police chief, senator. Tumakbo siya pagkapangulo ng una, natalo siya, pero nanilbihan pa rin siya bilang senador. Strengths ni Senator Panfilo Lacson, experience, ang tagal niya sa gobyerno. Siya ang pinakang senior na presidential candidate ngayong election. Marami siyang experience talaga, kahit saan man. Alam natin yan. Minamemorya niya, nag-aaral talaga siya ng batas. Siya yung isa sa mga senador na talagang alam yung kanyang sinasabi. Hindi siya yung sinusulatan lamang ng speech sa Senado at hindi niya alam kung ano binabasa niya. Kung nag-i-interpolate siya, alam niya yung mga tanong niya, iniisa-isa talaga niya, sinusundo talaga niya. At marami tayong story na isulat because of his questioning as well. Weakness niya, marami din nagsasabi nito na mahina si Senator Lacson sa karisma. Siya mismo nagsabi na mahina siya sa karisma, hindi siya ganoong kalakas na mag-fire up ng crowds, magrarara. Alam niya na hindi din niya yung forte eh. Kung makikipag-usap sa mga tao, diretso sa nagsasalita, pinapaliwanag niya yung batas na kailangan i-implement, saan nagkamali ang gobyerno, saan dapat punan yung problema. Pero hindi siya nagbibigay ng mga salitang magandang pakinggan. Sasabihin niya kung ang problema ay hindi kayang solusyonan. Sasabihin niya talaga, ganito lamang ang budget natin, hindi natin kaya ibigay yan. Hindi tulad ng ibang mga kandidato na aayusin natin yan. Pero anong plano nila, di ba? Si Lacson, walang karismang ipapaliwanag na ito talaga. At ang hirap naman kasi talaga ipaliwanag ng mga problema ng ating bansa. Sa tingin ko, ang highest point para kay Senator Panfilo Lacson is yung proclamation rally kasi sobrang doon siya nagsimula sa kanyang bayan sa Imus, sa Cavite, at malaki yung crowd niya doon. Napuno talaga nila yung sa Imus at maayos sila na-implement. It really looked promising and talagang alam mong major campaign. Ang lowest point para kay Senator Panfilo Lacson ay yung pag-iwan sa kanya ng kanyang partido. Nabakbo siya sa ilalim ng partido reforma, pero sa kalagitnaan ng kampanya, tumalo ng partido reforma kay Vice President Lenny Robredo.
bagong kampanya, ang kasama niya palagi ay si former House Speaker Pantaleon Alvarez at malaking bahagi ng kampanya niya si Alvarez kasi parang campaign manager niya talaga niya si Alvarez at on the ground support si Alvarez talaga. Naniniwala talaga si Alvarez noon na si Lacson dapat na maging Pangulo. Pero nagpatuloy pa rin siya sa kanyang kampanya kahit na nagkaroon siya ng high point, low point, hindi siya nag-withdraw, patuloy pa rin siyang nangampanya at nandito tayo. Mayroong pact si Lacson at saka si Soto na hindi sila magko-comment sa ibang mga candidacies. Pero sa kampanya rin, nahuli natin siya o talagang pinakita niya na nagre-red tag siya. Dinedenay niya na nagre-red tag siya ang kanyang pinagbabasehan ng mga intelligence information as a former policeman talaga. Meron daw siyang sources sa intelligence community. At ang nadamay dito sa kanyang pagre-red tag ay mga supporters ni Vice President Lenny Robredo. Dun sa mga rallies ni Robredo daw, may posibilidad na mayroong infiltration ng CPP-NPA. Pero kasi, ayun, wala namang kaso na ifa-file. The next thing I think na malaking nangyari sa kampanya yung pagsali niya dun sa notorious na Manila Peninsula press conference kung saan inudyok ni Manila Mayor Isko Moreno na mag-withdraw si Lenny Robredo. Pero si Lacson, binawi niya yon. Hindi naman sinabi niya na mag-withdraw si Lenny, pero sinabi niya na si Isko lang ang may panawagan na ganoon. So, kinailangan pa niya maglinis. Ang gusto ko lang sabihin, sabi ni Lacson, ay wag na ako ipag-withdraw ng mga tao na kasama ni Lenny Robredo. Nang blablock siya ng mga taong ayaw niya at tinatawag niyang trolls yung mga tao sa Twitter. Kahit na sa Twitter maraming authentic behavior naman talaga as compared to Facebook, TikTok, or other social media platforms. In person, sa campaign, me covering him, he readily takes in hard questions. Kahit na mahirap yung tanong, sinasagot niya yun. Pwede na lamang siguro dun sa Manila Pen press conference kung saan tinanong siya bakit ang lavish ng press conference na to kahit nakakatapos na ng bagyo. Sabi niya, I don't want to answer that. Something along those lines. Sinabi niya na that does not deserve any answer. Which I think deserves an answer. Senator Lacson, nahirapan tayong sundan siya kasi lagi siya nag-chopper din from one location to another. Especially dito sa last few weeks of the campaign. We're shooting this sa last few weeks before the elections and maraming instances na nag-chopper siya from this province in one day. Ang hirap sundan. Hindi lahat kasi ng reporters meron choppers, diba? I guess mas humirap yung organization nila after laglagin siya ng Partido Reforma. Yung schedule, mas ano, bigla ang ina-announce, parang at before na-finalize. Nararamdaman mo na less yung machinery. Kasi sa other campaigns na no-notice ko na weeks before pa lang or a week before, set na siya. Pero ito sa campaign ni Lacson, minsan nagka-cancel last minute. So ramdam ko yun, nahirapan kami mag-cover. Pero I guess this is also a part of the campaign losing its own machinery. Sa akin, huwag sambahin ang mga kandidato kasi sila ay tumatakpo para paglingkuran tayo. Tandaan natin na ang kapangyarihan ay nasa atin, wala sa kanila. Hindi sila kasamba-samba, alam natin na hindi sila perpektong mga tao at tanggapin natin na meron silang pagkakamaling nagawa sa kanilang mga buhay. At kung merong masasamang sinasabi sa ating kandidato, huwag nating basta-bastang hindi pakinggan. Lalo't lalo na kung merong pinagbabasehan ng mga tao, merong facts, merong mga dokumentong pinagbabasehan, merong kasaysayan tayong bansang naranasan, huwag nating kalimutan yun. Itong mga to ay tao rin lang katulad natin. Huwag nating basta-bastang ibibigay sa kanila ang ating boto dahil lamang meron silang matatamis na salitang binibigay sa atin na dadalhin tayo sa kinabukasan na napakaganda. Piliin natin ang ating mga kandidato na karapat-dapat talaga na ibigay ang ating kasunod na 6 na taon kasi hindi ito mangyayari ulit. Suriin natin sila, tayo ang kanilang pinaglilingkuran, hindi tayong sumasamba at nagbibigay ng ating buhay sa kanila. Baliktad.